Matapos nga mag-trending ang issue kaugnay sa napurnadang audition sa role dapat ni Liza Soberano sa isang Marvel film, ay nagsalita na ang dating talent manager ni Liza na si OGIE Diaz. Matatandaang naging hot topic sa SOCMED ang pakayag ni Jeffrey O, CEO ng Careless Music, na siyang nangangalaga sa career ni Liza ngayon. Na nag-reach out daw ang Marvel kay Liza para ipag-audition ito sa role bilang si Mary Jane, ngunit hindi daw ito pinayaga ng dating management na sina OGIE Diaz at Star Magic. Pero giit ni OGIE na sa kanyang pagkakaalam at si Liza na din mismo ang nagsabi na wala silang natanggap na imbitasyon. Tanging mga fans lang ang nag-tweet noon na bagay si Liza sa role na MJ sa Spider-Man Homecoming. Paglilinaw pa ni OGIE and I quote, "Ito ay may kinalaman po doon sa sinabi ni Mr. Jeffrey O, ang CEO ng Careless Management ni Liza Soberano, tungkol doon sa nanghihinayang sila kung bakit sana ay si Liza Soberano ang gumanap na Mary Jane leading lady ni Spider-Man noong mga 2016-2017. Si Liza Soberano na rin po ang nagsabi na walang imbitasyon na galing sa Marvel at yung tweet na yon ay galing sa isang fan na nagpakalat na naniniwala na posibleng makapasok si Liza bilang isa sa mga extra or may mga roles doon sa Spider-Man kung siya ay sakaling mag-audition. Kaya naman sinabi ni OGIE na baka gustong maglabas ni Jeffrey O ng resibo o katibayan para patunayan ang sinabi nito. Anya, "Mr. Jeffrey, you might want to release the receipt or proof that Liza received an invitation from Marvel to audition for the role of Mary Jane. Dahil ako bilang former manager ni Liza at ang Star Magic at ng ABS-CBN, as far as we know, walang imbitasyon mula sa Marvel." At yan ay sinugundahan ni Liza, kaya hindi ko alam kung saan ang gagaling si Mr. Jeffrey. "Kaya nga hinihingan ko ng resibo, kaso kapag may resibo, makapag-sorry kami kay Liza. Sino ba naman ang ayaw? Lead role yon at Hollywood movie. Yun ang pangarap ni Liza, pero wala nga pong imbitasyon. Ala nga namang mag-gate crush ka sa audition. Wala namang ganon. Bakit naman hindi namin i-allow yung bata, diba? Popular na si Liza. Ala nga namang nakatanghod lang yan sa bahay at naghihintay lang siya kung meron siyang audition mula sa Hollywood." Payo naman ni OGIE, dapat raw ay nag-uusap sina Liza at ang bago nitong management o kaya naman ay nagtanong muna ang Careless CEO na si Jeffrey O kung anong pakakawalang statement dahil naging sanhi ito para mas lalo pang i-bash si Liza.